Ito po muli si Father Dave sa ating Di Po Ba Father, that we may become a better person today than yesterday. I hope you are well, doing well, getting well, stay well. Ano po? Sana kayo ay palaging nasa mabuting kalalagayan. Maiksi lang ang tanong na ito. Tanong na paulit-ulit, ano po? Pwede bang magpari ang isang anak? O sabi niya, pwede bang magpari ang anak namin? Kung saan, hindi naman ho ako kasal sa aking asawa. Ano po? Yung isa naman, hiwalay sa asawa. Yung isa naman na hindi maayos ang pamilya. Well, ibang issue po yung mag-asawa at ibang issue po yung anak na gusto magpari. Ang tanong ay, pwede po bang magpari? Ang sagot ay oo. Ano pa? Oo. Yung lahat, I mean, maganda pong pagtuunan ng pansin nyo, ano pa? Palagi ko naman yung sinasabi, merong apat na bagay sa bawat bokasyon. There must be purity of intentions. Gusto po bang magpari ng anak ninyo? Hindi kayo ha, kasi yung iba, ang may gusto ay magulang lang, hindi naman yung anak. Kaya pag may nag-a-apply sa seminaryo, kasama ang nanay, ay ako. Ako, meron akong second thought noon. Kung hindi mo kayang pangpunta sa seminaryo na solo na wala ang nanay mo, medyo may problema tayo. Ano pa? So, there must be purity of intentions. Gusto kong magpari. Second, there must be the capacity to become. Ano pa? The capacity. Kaya mo bang magpari? Kaya mo bang magpari? Kaya po ba ng anak niyo magpari? Ha? Hindi nyo ba kukulitin yan? May mga seminarista kami lumabas dahil ang mga magulang ang makulit. Ha? Yung iba nga sinungaling eh. Ha? Tatawag sa seminaryo, sasabihin ay umuwi ka, ang nanay mo inaatake. Umuwi ka, ang tatay mo inaatake. Pag-uwi naman ng anak doon sa bahay nila, wala naman, nanonood lang ng TV yung magulang. Gusto lang talagang pauwiin ang anak. Ha? Kaya we decided to send the seminarian home. Sabi ko eh, hindi ka pwedeng magpari. Wala kang kapasidad. Ano pa? Wala kang kapasidad. And third, sorry, tatlo lang pala. And third, there must be capacity to remain. Capacity to remain. Manatiling pari. Mamatay na pari. Ano pa? May purity of intentions, capacity to become, capacity to remain. Kaya mo bang manatiling pari, mamatay na pari pagdating ng araw, kahit anong mangyari. Mahalagang mahalaga yun. Ano? Hindi yung ang magulang ay hiwalay, ang magulang ay hindi kasal. Ha? Problema ng magulang yun. Problema ng magulang yun. Ang tanong ninyo ay, pwede magpari? Pwede. Kung meron sa tatlong bagay na ito, parang sinasabi mo, pwede bang maging santo si San Agustin kung siya ay babaero, kung siya ay sugarol, kung siya ay lasenggo? Pwede. Pwede. Sabi nga ni Santo Tomas, grace builds in nature. Ang biyaya ay namumukadkad sa bawat pagkatao. Mahalaga. Bukas ang kalooban sa biyaya ng Diyos. Kahit kayo'y mag-asawa, yun din ang tanong. Purity of intentions, bakit ko ba yan pakakasalan sa dinami-dami? Ha? Ikalawa, do you have the capacity to become a good husband, a good wife? The same. Third, do you have the capacity to remain? Ayun ang mas malalim na tanong. Ano? Ang ganda ng kasalan, ang grande. Ang ganda ng reception, ang ganda lahat. Ngayon, hiwalay na. Kasi wala dun. Wala dun ang basihan ng pagiging tapat. So, inuulit ang tanong, pwede bang magpari ang aking anak? Ano pa? Lalaki ha? Baka pala babae. Hindi po. Hindi ko na itanong. Ano? Ha? Ha? Lalaki. Ano pa?
pwede. Your past should not dictate your future. Again, your past should not dictate your future. Three things: purity of intentions, capacity to become, capacity to remain. Pumasok ka. Ano pa? Muli po si Father Dave sa ating Di Po Ba Father, that we may become a better person today than yesterday. Please, ingat po palagi. Ano po, isang kalungkutan ko sa umaga, yung makakabasa ako ng message, Father, patay na si ganon. Kanina, Father, sunod-sunod ang pumanaw sa pamilya namin. Ako, napakalungkot. Ano po, huwag kayong mamamatay. Mag-ingat kayo. Ano po, mag-ingat kayo. God bless.